Hi guys! Welcome to Mavis Tutorial and today's tutorial o yung today na pag-uusapan natin ay tungkol sa isang application na hindi mo kailangan ng maraming followers at hindi mo kailangan na ma-monetize para kumita ka. Dahil dito kahit hindi ka pa-monetize guys ay kikita ka na in every movements na gagawin mo sa loob ng apps na to ay kikita ka na para nandin siyang Facebook, magpo-post ka lang, then lahat na magla-likes doon ay kikita ka, lahat na mag-share noon or kaya lahat na magbo-view ng mga videos mo or posts mo, kikita ka o kaya naman ay bawat na pinapanood mo yung ads or pinapanood mo yung mga video uploads ng mga friends mo dito sa application na to ay kikita ka. So kung paano yun, tara guys, wag na tayo magpatumpik-tumpik, ituturo ko na sa inyo. Ang una nyong gagawin, kailangan nyong pumunta sa Play Store. So pagdating nyo sa Play Store, kailangan nyong isearch yung Yagat. So eto siya. So ganyan yung itsura niya guys. Ang gagawin mo lang guys ay i-install mo lang yan. Kailangan may install mo siya at pag na-install mo na siya, i-open mo na siya. Punta ka sa application niya, open mo lang siya, or punta ka dun sa menu mo, i-open mo lang siya. So pag na open mo na yung Yagat mo na yan, eto yung mga makikita mo, eto yung makikita mo agad-agad, may mga ads dyan, pero hindi mo pa yan mapapakialaman kasi hindi ka pa nakaregister. So ang gagawin mo, kailangan mo mag-register. Para makapag-register ka guys, nakikita mo yung join na nakalagay dyan sa taas sa may kanan, na nakalagay na join, tas may arrow siya, pindutin mo lang yan, and pindutin mo yung register. Yun ang kailangan mo pindutin kasi wala ka pang app or wala ka pang account, hindi ka pa nakapag-create dito. So mag-create ka muna ng account mo, kailangan mo mag-register. So pag napindot mo na yung register na yan guys, eto na lalabas na yung registration niya dito. So pipil upan mo lang to. So guys, ang gagawin mo lang dyan, lalagay mo yung first name mo, yung pangalan mo, then yung last name mo, yung apelyido mo, tapos gagawa ka ng username. Yung username na yan, halimbawa ako Mavis Tutorial, di ba? So lalagay ko lang Mavis para nung pag nag-login ako, lalagay ko lang yung Mavis, tapos yung email mo, ayan, ilagay mo lang yung email mo dyan para nun dun sila magko-confirmation para pag nakapag-create ka ng account, kasi dun i-confirm yung iyong account na i-create, no guys, tapos gumawa ka ng password mo or ilagay mo yung password ng email mo. Tapos yung username, balik tayo sa username guys. Yung username na yan, halimbawa ako Mavis Tutorial, lalagay ko lang siya Mavis para pag nag-login ako, hindi na yung Gmail ko yung gagamitin ko. Yung username ko na as in yung Mavis lang lalagay ko, then makakapag-login ako with the password syempre. So kapag nailagay mo na lahat yan guys, ang gagawin mo lang, yan sa baba may green na yan, isa-sign in mo lang. So hindi ko na pinakita kasi di ba for privacy naman kasi yung mga nilagay natin na pangalan natin. So kapag napilapan mo na lahat, ayan, i-click mo lang yung i-check mo lang yung mga box-box na yan, yun I'm not a robot, tapos i-check mo tong by creating your account, ayan, check mo lang yan, tapos expressly agree, yan, check mo lang siya, tapos ayan, lalabas yung ganyan na I'm not a robot, tapos minsan sabi niya yung motorcycle, so i-click mo lang lahat na may motorcycle, pero iba-iba yan, minsan car, minsan poste, so depende yan sa ibibigay nila sa'yo na sa I'm not a robot nila, no? So pag okay na siya, na i-click mo na lahat, then next, ang gagawin mo lang, ina-next mo lang siya. So pag na-next mo na siya, ayan, pag na-next mo na siya guys, ayan, maglo-loading na siya. So magko-connect na siya. Ay, nakikita mo yun doon sa taas, sabi niya recent verification. Minsan kasi ang hirap pumasok dun sa Gmail nung verification niya. So ang mangyayari kasi kapag nag-create ka ng account ng ganyan, meron siyang confirmation dun sa Gmail na binigay mo, kaya dapat active yung Gmail na ibibigay mo guys, no? So magsisend sila ng confirmation dun. And then hindi sila magkapag-send that time na nag-create ako ng account. Yan nasa taas na sabi niya recent verification. So yung recent verification na yan, click mo lang yan para mag-resend sila ng verification dun sa Gmail mo para ma-confirm itong account mo na to. Itong Yagat application. So guys, sa mga may question dyan, comment down below lang, tapos gagawa tayo ng playlist kung paano natin gagamitin itong Yagat na to. At saka guys, sasabihin ko nga pala sa inyo na hindi din ganun kadali pumasok yung verification niya doon sa Gmail ninyo kasi nga bago pa lang itong application na to. Pero itong application na to guys, marami na ang pag-cash out through GCash. Pwede ang GCash dito guys, no? Ang coin niya, pag meron ka ng 200 points, equivalent of $1 na siya. At pag may $5 ka na, pwede mo na siyang i-cash out sa yung GCash. So, ang gagawin mo lang guys, hindi mo kailangan ma-monetize dito. Ang gagawin mo lang, mag-upload ka ng mga videos, mag-upload ka ng mga photos. So, ganun lang guys, no? Gagawa tayo ng playlist para kung may mga gusto kayong mapanood pa na ibang tutorial, ilalagay lang natin sa playlist natin. At tatandaan nyo, ang playlist natin is Yagat Tutorial. So, that's all for today's guys. Thank you and God bless.